Yo, what's up Katara? Another day, another work. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa dismantling ng lumang mga microwave antenna. Ayan, so ang i-dismantle natin ngayon ay isang 1.8 at isang 1.2. Napakadali na yon, kaya siguro hindi na ako akyat. Tignan natin mamaya. May bago kami. Ayun, si Sir Romel Galante. Napakagalante nitong tao na to. Lagi kami nililibre sa lunch. Nandiyan pa rin si Sir Kai para sa supervision at si Kuya Ranji. Yan. Tatlo silang aahon. Unahin natin tong mababa. Tapos yung mataas, maliit lang naman. Pero let's rock. And dahil paakit na sila Sir Kai, Sir Ranji, Sir Romel, sila yung nagsisetup ng rope access. Sila yung... Ito yung gagamitin pambaba ng side strut at ng tagline, magiging tagline. Yan, Sir Romel, kompleto yan ha. Helmet, full body harness, safety shoes. Yan. Tapos si Sir Kai, as usual, yan, siya yung magmamando at magsusupervise at gagalaw. Kasi ito yung tali natin gagamitin. Siyempre, setup natin yung lever block kasi natuwa sila sa lever block. So, ulitin natin yung pag-setup ng lever block para mas masanay. Peace out. So ayun, set up na natin yung lever block o chain block. Siyempre, nakahang na siya dun. Dito na lang sa may ladder. Wait lang! Yan, tapos yung itatali natin. Ito. Ito yung dalawang ikot lang yung tali. Para, dahil magaan lang naman, hindi dahil para. Ito na ngayon yung iipit. Habang hinahatak to, kumakagat ito. Ito yung tali na to. Hindi ko alam kung anong tawag sa tali. I-demo ko na lang siguro mamaya. Yan, tapos ikakagat na siya dun sa hook nitong chain block. Yan. Ito na tayo sa chain block. Set up na yung tali, yun yung maghahatak na, i-hook na. As usual, yung bagong team leader ng Baguio, si Sir Lino. Yan lang yung gagawin niya, taga-ikot ng chain block. Habang iniikot niya yan, humahatak yung tali. Ibig sabihin, hinihila. So, yun na yung parang... nagagawa namin tulong para dun sa tatlo sa taas. Ayan. So, mag-start na kami. As usual process, pag nailock na yung buong radome, tatanggalin yung side strut isa-isa. After ng side strut, syempre, yung body na. Let's rock! So ayun, nasa landing na tayo. Unahin na nila Sir Kai at ni Sir Ranji yung isang struts. Si Sir Romel naman yung maghahawak sa control. Ayan, na nirelease na kayo. Kuya Ranji muna yung waveguide. Pero Kuya Ranji, unahin nyo na yung strut. Yung strut na lang, madali na yan mamaya. Yung strut. Oo, okay ka lang dyan. Ayan, discarding nga ni Rigger at ni FO kung ano yung discard. Ayan, nandiyan naman si Sir Kai, pinapaklas na nga niya yung struts. So ayan, tuloy-tuloy lang, manood lang kayo ng vlog ko, siguro pang 8 ko na to na microwave deloading dahil ito ang nagiging activity namin. Gawa ng nagtitipid kami SUF savings para sa NTC, mabawas sa binabayaran ng telco. So let's go back to work. Yan, ganyan, nire-release yung waveguide. Puro allen naman yan. Tapos sa kabila naman, si Sir Kai naman yung nagbabaklas ng strut. Yan, para mabilis ang trabaho. Ito na, nilalamon na kami ulit ng hamog. Sabi ko nga, basta dito sa Benguet area at Mountain Province. Napakasarap mag tower works. Diplomats. Yan, Diplomat Hotel Heritage.
Ito na exciting part, yung mamog. Plus, pagbaklas na ng radom. Ayan, daan-daan na silang nagpipihit ng U-bolts. So, pag natanggal na yung U-bolt, ipipihit na yung radom mismo, papunta dun sa kabila, isi-swing natin. Isi-swing natin. Saan banda? Banda dito. Yan. Diyan natin patadaanin para wala tayong tatama ang iba. Sagal ba? Saluhin mo na lang. Yan. No. Bahay ni Mickey Mouse. Madala sa kanya na sa stock. So, dito na tayo sa U-Bolt. Yan, i-release na ni Kuya Ranji dahan-dahan. Tapos, pagka-release niyan, iikot na natin dun sa kabila. Para dun siya bababa. Yan. Same procedure. Nakita niyo naman na yung mga previous vlog ko sa tingin ko. Pa nagbabari lang sa size ng binababa namin ng microwave na antenna or ina-align. So, yan. Tuloy niyo lang. Please like, share, subscribe. Node na rin kayo. Katori PH. Thank you. Sipa! Naikot na. Detention na ni Sarlino. Yan, yan, yan. Napakasipag talaga ni Sarlino. Lever block! So, habang binababa ni Sarlino, nakikita nyo naman yung chains. Hinihila niya yung tali. Ayan o. Yan yung nanghihila para matension yung tali na umahawak dun sa microwave. So, habang hinawakan yung microwave nakatension, hindi biglang bababa. Ako po, Sir Joe. Sabi ni Sir Lino, mahirap po ang try yung TL natin. And Sir Joe, siya yung master namin sa pagtatali. Ayan. Ganyan, repeat process lang hanggang mahulog na yung microwave na yun sa taas. Magaling naman na yung mga yan. Maliit na lang itong binababa namin sa panahon ngayon. Ayan, tanghalin tapat na. Iikot na. Sabi ko na sa nakaraang vlog, iikot siya para harap yung loon na sa tower member. Hindi, babaliktad. Ayan. Ayan, hinaharap na ni... Sino ba yun nandun? Sa Ranji. Ayan. Magsling ka muna, Sir Mel. Yan. Pag syempre, pag nakaharap na sa tower member, magre-release na tayo dito sa lever block. Si Sir Lino nang nasa control. Dahil ako, first time ko na wala akong gagawin, mag-video na lang ako. Sprocken, sprocken. Sir Joe, tapos Sir Lino. So, ayan, nakapwesto na. Bababa na yan. May gagawin pala ako. Ako pala yung magre-release nung tali para mabilis na yung galawan. Nahirapan si Sarlino. Ayaw ko nahirapan si Sarlino. So, okay, later. Hatake ni Sarlino. Wait lang kayo dyan. Yan. Sige, baba. Another UFO! Another UFO has fallen. Basic! Ayan. Isa itong 2.4 na microwave antenna. Tingnan nyo kung ganyan kasing laki ni Sarlino. Ayan. So,
Mamaya yung ibababa natin, 1 point ko lang, napakadali na. Yan, kuha na natin ang picture para yung size ni Carlito. So after lunch break, na ibabang 1.8 lang pala ito, ikokorek ko yung sarili ko. 1.8 meter diameter na antenna. So ang next na lang natin is yung 1.2 lang. Ito, madali na lang yan kasi nga maliit. Galing na kami sa malalaking microwave na baklasan. So same process nung una, hakyat sila, tali yung body, tapos kalasin yung side strut, tapos yung radome na. Tapos ibababa na namin ulit. Ulitin ko, ba't nga ba nagbababa ng microwave? Kasi ito na yung mga luma, hindi na ginagamit. Tapos, bawas pa babayadan sa NTC. SUF, kumbaga. So, tuloy pa rin ang pagbabaklas natin sa iba't ibang site. Hanggang malinis natin ang mga tower. At ayan. Kata nyo, sarap talaga dito sa Baguio. Ayan. Laters. Inabot na ng hamog dun sa pangalawang microwave. Ayan. Kaya yung magandang parte dito talaga. Pag lumalamig na sa tower. Yan, ito lang naman eh. Ito lang naman yung mabaklas eh. So okay na yan. At yung isang circuit ni Sergio pala, isang microwave niya sa likod, 0.6 lang. Pwede nga bitbitin yun pababa eh. Pero dahil safe tayo, gamitan nyo ng tali. Yeah. Siyempre, babaklasin na rin nila to kasi space consuming. Yan, binabaklas na ng mga trabaho natin. Tagalin yung lona, yung feed horn, yung noise reduction. Yun, nakarating na yung isa, yung 1.2 na microwave, kita nyo. Nibaba nila nang wala kaming suporta. Itong mga to talaga eh, ayan o. Malinis na siya. May isa pang 0.6! Ayan. So, ito na yung 1.2. Mukhang maliit. Oh. Okay, zero lang ba tayo? Basic, kumbaga. Ayan, may isang microwave, yung 0.6, yun yung sa Enterprise. Mas madali yun, syempre, galing kami sa malaki. Umaya ulit. At ayun na nga, naibaba na nila yung huling microwave dun sa, yun yung 0.6 microwave, yan o. Sobrang liit lang, parang 0.6. Parang 0.6. Isa tong lumang RTN. Yan. Dismantle yan. Yun lang ang ating vlog ngayong araw na to. Yan. Bababa na sila kasi pahamog na lalo at parang nabubuo na yung ambon. So, like, share, subscribe, Qatar PH.